Biblical. Yung tinatawag na one world, one government. One world government. Okay. Or one world, one government. Maano ba yan? Maging magkakao ba yun sa sinasabi? Okay, very good, no? Kapunta tayo dyan eh. Yes! Pero depende. Ganito yan. Ito nga, pinag-usapan natin. Human and divine. Ang gobyerno ba ng tao may isa? Sa ngayon, mahirap, di ba? Kasi di naman tayo magpapasabit sa China eh. Pero, darating yung panahon na yan kasi ganun po yan. Yung mga tao baka pangyarihan, di yan kontento sa konti. So yung kahit yung US ngayon, kahit may sarili silang bansa, tumatawid yan eh. Ini-impluensyahan nila yung mga ibang bansa. Kahit hindi na nila dapat nila pakilaman. Kasi hindi sila kontento eh. So later, magkakaroon na ito sa lupa muna, magkakaroon ng one world government. Mangyayari ba? Sinabi sa Bible yun eh. Kasi later nun, Antichrist. Pero salamat naman, later, gagapi yun, yung sira yun, one world government pa rin, si Jesus naman. Doon tayo matatapos actually. So baka mo natanong mo kaya doon. Naibod ka na. Yun na talaga mapunta. Mangyayari yun, totoo po. No? Doon papunta yan. Doon papunta yan. So, depende na lang kung gaano kaagay ang mangyayari. Depende sa atin. Okay, may tanong pa? May tanong si Pame. Ano po yung one world? One world government. Isang buong mundo, isa lang ang mumuno. Either isang tao or isang ito. Either isang grupo, di ba? Kasi hindi ganun kadaling gawin yan eh. Pero according kasi sa Bible, mangyayari na sobrang galing nito, parang winning witchcraft ka na. Alam ko rin na, yung si Marcos, napaniwala na mabuti yun, yung dictatorship. Ginanon yun eh, witchcraft yun. Itong darating na one world government, at darating na siyempre leader ng one world government, ganun din yun. Sabi sa Bible, tingnan natin. Nabutan ko ba yung regulation, si Liz? Okay. Sabi doon. Tawa. Hindi masalang maging mag-clubs lang. Pero yung sinasabing club dito is which club? Daniel, ito. May basa. Ready, go. And through his policy also he shall cause craft to prosper in his hand. And he shall magnify himself in his heart, and by he shall destroy many. He shall also stand up against the prince of princes, but he shall be broken without hand. Okay, sa mga gagawin ng Antichrist is, mamumunuan siya sa buong mundo. Paano niya gagawin yung galing naman niya? Kasi, eh, nabanggit na siya yung ano, bagong example lang, bago kayo Marcos. Sino ba bang magaling na ano? Yung buong mundo na bola. Si Biden. Paano siya naging gano'ng kalakas, no? May ginawa siya ng panloloko, ganyan-ganyan. Politics. Ano pa, hindi yung gusto ko sa ano, yung mga TikTok, di ba? Paano nangyari na gusto-gusto ng mga kabataan yan? Diba? Parang hindi nila mabitawan yung ano nila. Nakakita nyo yung iba dyan, diba? Hindi nila mabitawan yung cellphone at mga silang tanga doon. Ginagawa nila yung hindi nila dapat gawin. Pero tuloy-tuloy pa rin. Na witchcraft yun. Diba? Alam mo, pastor, ano yan? Wala naman sila kinaway, pero may way para kontrolin yung tao pag mahina. Okay? Inyo. So isa yung listo, sabi nyo, he shall cause craft to prosper. Ibig sabihin, siya yung magkukos. Ibig sabihin nito, mauuso at lalakas yung craft dyan, witchcraft. Okay? So ano mo ganun yung example? Nakatulad na lang ng ano bang maling-maling bagay na yun, pero ngayon uso? Ano yung bagay na alam mo, mali ito eh, pero bakit tanggap na tanggap na sa libutan? Alam na lang. Kaya drugs.
Sugal, umagapi. Paano tatanggapin ng tao to? Kasi, ano na eh, kinapture na yung utak. So, yung sabihin, oh, okay lang yan. Huwag bakla. Ah, mali yun ah. Hindi. Okay lang yan. Kinapture na either yung maling doctor nila and whatever. So, ganun yan. So, ganun mangyayari yan. So, kahit parang imposible mangyayari, mangyayari yan. Kasi, katulad nga ng by definition, pag sinabi witchcraft, ganun yun eh. No? Posible mo pa ibig ko na paano ibig. Ginayo man, di ba? So, yung pinatanong mo, yun ang world government. One world government, parang imposible pero mangyayari yan. Okay? Ayan yun. Question. Okay, time check. 2:30 na. So, tuloy ko na ito para tayo makapag-ano na, no? At least nakakuha naman ito, eh. Na-schedule natin ang galas test lang. Pero okay lang naman maganda kung maganda yung discussion natin. Okay, so tapos tayo dito. Yeah, so nabanggit natin kanina ito, eh. So, parang perfect na ito, eh. Kung ipapatupad lang ng tama. At yung mga tao din kasi. Alam nyo kaya naging corrupt yung official? Dahil yun sa tao, eh. Imagine mo. Kung yun nga, si Marcos, nakita naman natin, Mandaraya, hindi ka na maboto to. O kaya si, ano pang alam sa kalokohan na, ano? Si Robin. Yung, yan, yung artista, alam mo naman, parang pogi lang yan eh, mabobola lang yan, saan gagamitin yung pondo ng ano, yung debate kunwari, pumita rin ng malaki. Bakit di ba natin alam yung, hinayaan natin eh. Hindi nang inaral, gobyerno natin, hindi nang inaral. Ang laking parte ng buhay natin ng gobyerno, hindi alam ng mga bata. Kailangan pa natin ulit-ulitin dito, kailangan sa church pa. Eh kung tinuturo na yan sa elementary, again, hindi natuturo yan, kasi nga, isa pa yan eh, education system. Isa yan sa nagka-capture niyan, hinahanda na yung mga tao. Hinahanda na yung mga bata, na sinabi namin walang Diyos ha. Ay sinabi namin okay lang bangla, okay lang. Ay sabi namin eh. Kung saan ka mag-aaral, pag-click, wala dyan. Nakita niyo yan? So maganda sana, pero pag inalaw ng tao, lalong gaganahan yung mga wicked people na nasa pwesto. So again, sinasabi ko ito kasi para hindi nyo i-look down yung human government. Maganda dyan, tingnan nyo yung human government, tingnan nyo ano yung maganda, paano nangyari yun, i-appreciate nyo yun, salamat sa Diyos, di naman Diyos ang gumawa nito, hindi naman tao nakaisip nito eh. Hindi tao nakaisip niyan, ang Diyos din. At yung mga lingkod ng Diyos, ninakaw lang kasi hindi sila binigyan ng credit. Okay? So yan, yun ang gusto ko sabihin doon. Ito na. So this time, parang nung kanina sa slide natin kanina, ano yung role ng religion? Sabi mo, wala naman role yung religion eh. Kahit ano pa yan. Ito yung mapa na to. Nakita niyo ba yan? Ito po yung minap nila. Anong klase at anong mga bansa sa panahon natin yung mga pinagpala ng Diyos. Ibig sabihin, pag tinignan mo yun, parang wala lang. Kahit anong mangyari, wala lang tatalo dito. Yaman ito eh. Diba? Bakit? Ang daming reserve. Alam nila kung paano yung currency system. Economy, power, military, ano pa, pati sciences, alam nila yung science, alam nila yung, ano pa bang, ano ng Europe, US, Stella Latte. Okay? Yung blue po, ito po yung mga talagang over 960,000 dollars, GDP po yan. Ibig sabihin ito, hindi ito yung mayaman yung gobyerno, ibig sabihin yung mga tao. Okay? Pag minesure mo yung sinasweldo nila, bawat tao, okay? Kasi iba mayaman, katulad ng China, andyan. Pero under 20,000 lang siya. Yung mayaman ng China, meron nga silang mga bomba eh. Meron nga silang, ano. Kasi yung ang dami nilang population, mga alipin. Alipin lang ng state. Kahit maganda yung nagagawa nila, marami, kasi paramihan dyan eh. Mura lang din yung binibigay sa kanila, kaya nga sila pinagawa eh, kasi mura yung labor sa kanila. So kaya andyan po sila sa 1, 2, 3, 4, 5. Sa 5th lang yung ranking nila. Okay? Bakit? Kasi
may panahon po na ang China ay nireject ang Diyos. Yan po ang totoo dyan. Pero yung Europe, yung US, na Canada, Australia, na mayagpag po ang gospel dyan. Ito po ginagamit natin sa lesson natin, yung Sunday school natin. Taga-Ireland po yung mga yun. Ang yaman din po pala ng Ireland. Pero again, hindi ko sinabing ano yan ha, hindi ko sinabing maka-Diyos sila. Naapektuhan na lang sila ng blessing ng mga ninuno nila na una nagtiwala sa Diyos. Yun ang gusto ko sabihin dito. Pag tinignan mo itong mapa na ito, ano din, saan na mayagpag yung Christianity? Yung Pilipinas, hindi. Catholic tayo, iba naman yun eh. Amen? Hindi naman po Christian. Eh, ba't yung Saudi? Muslim yan, pastor eh. Oh, mali ka. Alam mo yung Saudi, yung Japan, tinulungan niya ng US at Europe? After World War II, World War I. O di ganun din, kasi umapaw lang yung blessing from this sa mga nauna sa Christianity, umapaw lang. Natindihan niyo ba yun? Korea. O, yung naniniwala sa Diyos. Kaso ganun din. Tinulungan din niya ng US. Ano pa? Ayan, Iceland, Scandinavian nation. Yung mga kulay blue. Ito po yung mga sobrang yaman talaga. So bakit ganun? Kasi yung influence ng Christianity sila nauna sa kanila doon. Ngayon, dahil loko-loko na yan, kahit yung Iceland yun, sobrang loko-loko daw yan eh. Okay? So later, pabagsak na yan. Hintayin na lang natin. Amen? Kung tayo maingit. Ano yung mga mahirap dyan? Ito, sa gitna sa Africa, tsaka itong... Sino nakakala mo nung bansa yan? Afghanistan na tayo, no? Pula. Nasa taas ng Pakistan. Okay. Ganun din, mga Muslim country. Ayan, kung sa Africa, talagang lugi na yan. Kung anong ginawa Africa, madami pong ginawa yan na ano? Ha? Ang daming mga satanista dyan. Ano? Sri Lanka, ano ba? Ha? Lubog saan? Sa utang, okay. Pati Greece yun dali. Ito yung Greece, di ba? Greek na sila ngayon. Parang Russia, yung Russia, Christian yun eh. Orthodox yun eh. Parang Catholic din yun. Plus komunista sila. Okay? So, gusto ko sabihin yan, para makita natin na in a glimpse, hindi mo pwedeng sabihin, yung gobyerno nila, walang kinalaman sa pag-unlad nila. Baliktad. Obviously, direct yun. Kung anong klaseng gobyerno meron ka, makaka-apekto yun sa mga tao. At matagal, ha? Matagal ang influence yan. Okay, mamatay man yung lolo mo, pero kung yung nation nyo, historically, Christian, mas maganda yung blessing ng mga matagal. At yun naman nasabi ko sa Bible. Amen? So yun na. Yun yung sinabi ko, na quality of life provided by the present type of governments. Isa-isay natin. Okay pa ba kayo? Dictatorship! Maganda yan! Yung Pilipinas dati, nasa ganyan yan. Oo, ngayon. Alam nyo pa kahit yung mga survey-survey niya na naduduktor din yan eh. Pero totoo yan, talagang panahon ni Marcos, maunlad nga. Kasi, ha? Number 2 sa Asia. Sa buong ano? Yung buong mundo. Sa ano, Southeast Asia. Sa Mali, pabalik sa Mali pa to. Sa Mali. Pero ang tanong, bakit nga? Dahil kay Marcos? Tinulungan po tayo after World War II dahil nakipagtulungan yung Pilipinas sa US. Di ba, linag ng, ano yan, ng Amerika yan dahil nag-stay dito mga Amerikano. Ang ganda ng Pilipinas, ang ganda ng Pilipinas, ang ganda ng Pilipinas. Pag nakapunta ka sa ibang bansa, ganun din naman eh. Kasi ano pa to eh, yung dahil sa natalo ang Japan sa gera dito sa Pilipinas. Ngayon, dahil dami sila na dami sa Pilipinas, nag-ano ngayon sila. Nagbibigay sila ngayon damages. Isa yun. May damages na reparation, di ba? Parang Germany, nagbigay sila. Pero di lang basta yun.
Kaya ang task ng ano natin doon, kasi nung may mga panahon nga na gusto tayo gawing state ng US eh. So yun, yun. So sabihin, nag-overflow din sa atin yung blessing, hindi dahil kay Marcos. Okay? Okay, kasi actually, nung pagkatapos si Marcos, sila si Aquino, eh kaso, pinaganon din ni Marcos eh. Kaya, dictatorship wala. Ang pag-alam ko ito ni Pastor, makoto muna tayo. Ha? Ang pag-alam ko po nung ano, Pastor, kasi alam ko talaga yun eh. Yung, hindi naman si Marcos ang nagpapatay sa kaginig ng Aquino Senior. Okay. Ganito yan eh. Ayong yung nagpapatay, medyo mahirap pa rin yun. Sabi niya nga, sabi nga ng mga kwento si ano daw. Si, sa kapatid ni Puraso natin, no? Si ano? Landing Wangpo. Landing Wangpo. Totoo man yun o hindi, ang usapan natin ngayon, yung gobyerno. Okay? Pag diktador ka, North Korea, mayaman si ano? May nuclear sila, pero yung mga tao. Gusto na kong tumakas dun eh. Ano pa yung mga diktador? Sa ngayon sa Venezuela, isa sa pinakamayaman yan dati, kasi na may nahanap na oil eh, ang dami nilang oil, sobra, hanggang ngayon. Ba't naghirap sila? Mga diktador eh, kinan niya eh, kinamkam. Kasi siya lang ang makakapag-determine kung ano mangyayari sa bansa natin, anong gagawin niya? Buti kung makajus yan. So yun ang gusto kong patunayan dito, ano pa, tira ni communist, basta yung China, mayaman, again. Mayaman yung mga leader, hindi yung mga tao. Okay? Ano pa? Oh yeah. So again, pag tinignan mo itong, ano dito, dito yung medyo okay. But still, hindi kasama yung spiritual dyan. Okay? Kasi pag yung mayaman nga, medyo naigig ko po may spiritual. Lalo na ito, communist, walang Christian eh. Ang hirap pag-share ng gospel dyan. Okay? So recent events. So ano yung mga recent events na gusto natin itakil sa government? So obviously nabanggit na natin kanina yung technocracy. And then monarchy, sorry mayaman, plutocracy. So ano yung makikita natin dito na definitely hindi maganda pag hindi maganda ang government? Ano yung nangyayari? Ano nangyari nung sa COVID, ba? May nagpondo na, may nag-invest sa mga medical, ano na yung medical ano yun eh, industry na yan eh, industry na yan eh. So nag-usap-usap sila, tataas ang kita natin pag tayo'y mabakuna, walang kakasakit, ano ba yung sasabihin, yung mga medical equipments, yung mask, yung ganyan, lahat po yan, tumaas yan. Tingnan nyo na lang mo yung asset ni sa online din. Tumaas po yan kasi sila-sila lang mag-usap kahit hindi agree yung tao, kahit hindi totoo. Dahil ganun kasing gobyerno meron na tayo ngayon eh. Pinapaboran yung may mga connection sa mataas at mag-usap lang tayo. Pakita na tayong kita dito ha. So dali nilang gawin yung mga ganun kasi dahil sa type of government meron tayo. Madali sa kanila yun. Kalkulado na nila yun. Human rights, wala yan. Yun ang nangyari. And then, dito na tayo. Though medyo na-attackin na rin natin ito, no? Kaya review na lang. Paano superior yung divine government? Ano tama sa pangyayari nito, no? Dito tayo sa Bible. Alam niyo ba kung gano'ng kadami yung batas ng tao? Sa US daw, pag pinag-isa-isa mo lahat ng batas ng sa US, alam niyo kung ilang page, ilang libro kaya yun sa palagay niyo? According sa nag-survey, hindi magkakasya dito sa kwartong to. Gano'ng kadami. May tanong, ba't gano'n? Susundin mo ba yun? Hindi mo nga alam eh. So nangyayari ngayon, kaya nagiging kahit yung gobyerno, yung batas, nagiging business yan. Kasi kahit sino sa atin dito, sigurado hindi mo mabasahin yun. Gagawin mo, magtitiwala ka na lang kung sino? Sino pumasak sa kung saan man yan. O, kumpara natin yung Bible. Gusto, ang haba naman ng Bible. Saklit lang yan. Ilang beses ko nabasa ito eh. So alam mo lang ito, pati yung spirit of the law, ibig sabihin kung ano yung pinapahayag niya kahit hindi ma... Hindi explicitly sinabi, kunwari, huwag kang mag-drugs, huwag kang mag-yose, huwag kang uminom. Yung uminom, sinabi yun, pero yung
yung mag-yosi, hindi sinabi. Kasi yung makukuha mo, madi-derive mo. Ibig sabihin, superior ang divine government ng Diyos kasi, una, magagawa mo. Okay, hindi ka tulad nung inya, yung human government na hindi ka makakaroon. Hindi mo malalaman kung tama ka o mali. Sundin mo pa lang, pwede ka pa rin mahanapan ng butas. Okay, katulad natin. Kaya pag nag-lockdown na naman, ano mangyayari? Nagawa natin ang kalooban ng Diyos, nag-solvein tayo, nag-aha tayo salita ng Diyos. Pero pag ginusto nila, pwede kang i-lockdown. Ang papangyarihan naman nila kasi, yun ang inalaw natin eh. So, pero, maganda pa rin yung government ng Panginoon kasi nga, later, talagang apihin tayo dito, bandang uli, langit tayo, bandang uli, ay, ito tayo, pagkusin na natin. Yung sinasabi natin kanina, no? Just kung sakali, naapihin tayo din ng tuloy-tuloy ang apihin na tayo. Eh, Pastor, mali ka. Dapat sumunod na lang tayo dito, di ba? Nakayayon na lang tayo. At least, ano na, magtutulungan-tulungan yung tao sa tao, eh, ba't sa Diyos, inasama pa yung Diyos dito? Iaapihin ka ng mga tao. Okay lang, kasi bandang huli, ano yung future ng mundo? Sira. Anong future ng mga lingkod ng Diyos? We will reign with Christ. Amen. At napaganda niyan. Eh, Pastor, ano ba? Gusto mo mag-roll? Ano bang gusto mong gawin? May mas maganda ko ba dyan? Meron. Ito nga yun. Pag si Jesus na mismo yung namumuno, ito yung ating rulebook. Okay? Eh, paano Pastor yung ano? Ano bang sa palagi niya wala dito? Ano yung hindi natin magagawa? Na nasa batas ng tao ngayon na wala dito. May alam ba kayo? Lahat ng mga nasa Biblia, ginagawa ng tao. Hindi exactly nasa Biblia, pero madi-derive mo. Okay? Eh, paano yung mga bakla? Mapatayin lahat siya, no? Diba? Ngayon nga maganda eh. Ano ba? So, yun ang gusto nyo natin dito. Sakali, sakasakali po na tayo ay apihin in our minds and in our hearts and in our hopes. So, umaasa po tayo na isang araw ang Panginoon ang maghahari. Siya mismo yung pinaka nasa top. And therefore, yung mga opisyal niya, mga righteous din yun. At yung mga opisyal, mga righteous din yun. Mamumunuan tayo sa mundo na to. May ibang klaseng mundo na yun. Medyo ni-restore na. Gano'ng kaiba yun? Ito po yung nasabi. May basa nga po. Ready, go. The wolf also shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with the pig, and the dog and the young lion, and the fatling together, and the little child shall lead them. Okay, so sa Isaiah again, ha? Sa Isaiah, hindi tayo lumayo. May sinasabi dyan, isang panahon, na yung wolf daw ay makikitira at magiging kasama ng lamb. Kasi dali, parang pwede ba yun? Sa panahon natin, hindi. Kasi pagkain nga ng wolf, yung lamb. Pero anong sabihin niya na isang araw, magkaka-ano sila? Yung sabihin, magiging kakaiba na yung takbo ng environment. Yung mga sobrang yaman na natin, hindi na kailangan magkain na nila. Nasabi pa dyan, dito sa Isaiah 65, ready, go. The wolf and the lamb shall feed together, okay. And the lion shall eat straw like a bullock, and thus shall be the serpent's meal. They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain, save them. Okay, ganito yan. Ang ginawa lang example ng Diyos yung mga hayop, kasi alam niyo yung hayop, di ba? Again, sa newsfeed ko, talagang patayan lagi yung mga yung lion, yung hyena. Kalabaw, ulo ganun yung nasa newsfeed ko. So yun naman, nakakaano, pero normal yun eh. Sa panahon ngayon, kaya okay yung nag-gala-gala dyan ng ano. So ganun po ang environment ngayon, kasi ginawa ng Diyos yun, kasi may sumpa po ngayon sa ating mundo. Okay? Kaya pag tinignan mo yung pasama naman ng layon, hindi yan, normal yun eh, gayahin ko kaya. Hindi mo gagayahin nyo kasi sa panahon natin ngayon, hindi ito yung perfect, ideal world. Amen? Hindi mo gagayahin to. Kailangan ba pag-check ka, tingnan mo sa Bible, okay?
Ako nagpapatay yung lion tsaka ano kasi survival of the fittest. Yan ang ano ng mga 80s eh. Survival of the fittest. Huwag mo i-derive yung ano mo doon. Ideology mo sa hayop. Kaya ito maganda. Pagdating ng panahon na to, even mga hayop. Pati leon. Kakain ng destroy. So yung damo. Ano nangyari yun? Kasi nga po, may magkakaroon ng biological change sa kanila. Okay? So yun po yung may diretic. So ang ibig sabihin, ang ganda nito, yung ngayon, si Shana, mag-aalaga ng Leon, di ba? So ngayon, may nang gumagawa na, pero delikado yun. So panahon natin ngayon. So may special treatment sila dyan para hindi react crazy. Pero, sino gusto maging kalaro yung Leon? Ako, di ba? Ganda yun. Sakay ka doon, para si He-Man. Hindi na kailala yun, no? Okay, ano pinaka-message natin? Hindi masama ang government. Ha? Ang masama yung government na hindi kumikilala sa Diyos. Ngayon, kahit po sa ngayon, maganda rin ito, exciting ito. Sabi yung pastor, dahil mga wicked dyan eh. Ganito gawin natin, ha? Para exciting kasi later darating naman si Jesus eh. Sigurado yan. Pero habang andito tayo sa panahon natin ngayon, pwede ba, alam mo na, sabi nga nila, sabi ano yung Lord's Prayer? Anong panalangin doon? Thy will be done on earth as it is in heaven. Maraming bagay na nangyari sa lupa ngayon na hindi ka nais-nais. Pero panalangin natin, Lord, sa langit kasi lahat maganda eh. Okay? Andun yung blessing, andun yung pangunawa. Ang panalangin natin, Lord, bigyan mo kami ng konting langit pang potento. Amen? Kapayapaan, pagmamahalan, di ba? Kasalanan, hanggat maaari, mabawasan. Amen? Amen. Huwag naman, Lord, iskasal yung lalaki sa lalaki. Puro si Vice Pangit ang nakikita namin. Kung pwede mo lang kontrolin yun, kung may algorithm na ano yung mga pwede mo i-filter, di ba? Dapat ganun eh. Total technology. Sino yung mga sa advertisement ayaw mo makita? Mga bakla po. Ayos, di ba? Sino yung programmer dito? Ayan, yun ang project mo ha. Matutuwa. Maraming matutuwa. So habang na wala pang perfection dito sa mundo, subukan natin na bilang mga soul winner, the more na mga tao na kilala sa Panginoon, mas mabawasan yung kasalanan, at least hindi heinous, di ba? Pinapatay dahil lang sa transgender naman yan, sa pagganakaw. Yun ang challenge sa ating ngayon. Pero later, kung saan hindi tayo ma-discourage, later, eh darating ng Panginoon siya mag-aaral sa lahat. Amen? Hindi matatapos to. Amen ba? Amen! E, dapat na tayo mag-developing ngayon. Aktivista tayo. Gawa tayo ng picketing dyan. Gawa natin bong, 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 bong. Bumaba ka na dyan. Hindi bababa yun. Anong gagawin natin? Gawin na natin yung inaalaw tayo ng Diyos na gawin. Okay? So winning, please the word, influence them hanggat kaya. Okay? Yung mga Diyos tayo. Yung mga anak natin, i-raise natin maayos. Mga soul winner din. Amen? Maayos, and then, yan, dadami rin yan. Hanggat maaari. Amen? Labanan, yung mga false teaching, aralin din natin. Ha? Hindi para pasan tayo, para alamin natin exactly saan ba nanggaling yan, at paano yan, mapiprevent na bumalik. Okay? Ano pa? So yun, salamat sa Panginoon. Later, ang gobyerno actually nasa kanyang balikat. Amen? Siya yung maghahari. At tayo naman, makikipaghari din sa kanya. Amen? Amen? Amen! Question and answer. Mainit ba?